sickness and in health, in good times and in bad, for richer or poorer, keeping yourself unto her for as long as you both shall live? I do. Parang galit eh. Parang sa labas. Do you, Ria, take Xandro to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, in sickness and in health, in good times and in bad, for richer or poorer, keeping yourself unto him for as long as you both shall live? I do. Now, may I request, you may now kiss your lover, guys. Mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Talagang sinabay ni Sylvia Sanchez sa Easter Sunday ang kanyang pagsasalita regarding sa pagpapakasal nga nila Ria Ataide at Xandro Marrudo. Of course, nung March 23, 2024 pa naganap ang wedding. It's Saturday. So actually, nakakaloka yan dahil Thursday nasa Quezon City Hall kami at yun na nga, may pahiwatig na actually, kaya lang 'di ba Saturday minsan walang pasok kasi ang office sa pag-government office. So by the way, ayun na nga, so finally nagbigay din ng kanyang saloobin si Sylvia Sanchez kasi Sylvia syempre for the longest time naman. Yun lang, magpo-post lang siya na parang masaya siya, etc. Pero yung maririnig mo galing talaga sa kanya. Ngayon, for the first time, nag-post nga siya. At ito ang kanyang mensahe para sa bagong kasal. So, ayan na. Actually, na-interview naman namin si Sylvia noon sa event ng Beauty Derm sa Angeles, Pampanga. At doon palang ramdam na ramdam mo kung gano'n siya kaboto talaga at gustong gusto. At parang gusto na talaga niyang magkaapo kina Ria at Xandro. Dahil sa interview, paulit-ulit siyang Xandro. May ganun siyang mensahe pag tinanong namin kung kailan ba siya magkakaroon ng apo, yung mga ganong chika. So anyways, eto nga ang chika, ang nilantad ni Sylvia Sanchez tungkol sa kung bakit ba niya nagustuhan si Xandro Marrudo at kung bakit siya naging boto kay Xandro. So eto na nga, walang hanggang pasasalamat Panginoong Jesus dahil binigyan mo ng napakagandang regalo ang aking si Potpot Sofia Ataide ng isang napakabuting asawa, marespetong bata, mapagmahal na kapatid, anak at napaka-responsableng tao. Unang araw ko kayong nakitang magkasama, alam ko na kayo ang magkakatuluyan. Naramdaman ko yan. Mother instinct. Xandro Marrudo, mula noon welcome ka na sa pamilya namin. Ginawa mo ng official noong March 23, 2024. Sabi nga ng daddy, savvy art mo sa speech niya, ang aming pangatlong lalaking anak. Kaya officially welcome to the family, Z, anak.
ang saya-saya ng puso ko. I love you both so much, Mr. and Mrs. Zanjo Marudo. This is truly a happy Easter Sunday to remember. Tas punong-puno ng puso. Yan, so yan nga ang chika ni Sylvia tungkol kay Zanjo Marudo. Bongga, diba?